Good afternoon, classmate. Good afternoon. So I'm Valentin Barabella. I'm going to show. I'm going to show you how to change diaper. So and this is my friend. First, make sure that the area is safe, and then put the baby. Put the baby in the table and on top of the changing pad, and then make sure that the things you need within your reach, so that when you change the baby, you don't scramble when changing the diaper. First, you need to wash your hands or use hand sanitizer or alcohol. Then change the baby. You need to unfasten the tape. Now I have the diaper, the new diaper. And then we need to make sure that your hands is clean. Pose. Walang pose. Umiyak niyang bata. Unfasten the tape. You need to remove and you can roll this one if the baby is clean. Hindi man clean ang baby. Wait, sir, for example. Sorry. Okay. Diba pag Tagalog lang. Pag iti lang, you can use the front and wipe, pero pag may tae, you can roll this portion, roll, and you need to take the wipe. One wipe from front to back, and then dispose, put in the garbage, and then we use only one wipes. Then if the diaper is dirty, you can roll this portion and then hold the baby's ankle, and then it. lift the baby's ankle with your hand, and then roll, and then like this. And then put it in the garbage, then the pose, and then mag-change na tayo ng new. Kailangan yung tape sa baba. Ito. Asan na yung tape? Ayun. Tapos, natin May tayo pa nga, hindi mo pa yun. Ano na, may ito na, sir. No, isa lang. May tayo na. Pag may tae, why? From front to back, and then dispose, and then observe the skin fold of the baby. Ano ba yung mga parts ng pang baby na? Paano ba maglinis ng yung i-zoom natin yung baby? Paano ba maglilinis ng tama? Ito, sir, i-wipe yung ito yung front to back. Pero pag lalaki, i-hold yung penis, tapos i-wipe. Babae muna tayo, babae. So, di ba, babae yan, ganyan.
Oh, paano, saan ako magsisimula? Sa front, sir. Sa front, front tapos? Back. Isang ganun lang? One, wala one. Nang gilid-gilid? Ano ba mga after, different parts sir, ng peri area? Front to back, and then dispose, and then after the skin. Hindi, parang na, ano, sila Arlene ba yun? Kayo ba yun? Ako, isa ganun naman yung baby, sir. Oh, same lang din sa baby. Saan ka ba magsisimula? Dapat nakailang wipes ka, naka-apat siguro na wipes. Ay, dalawa lang kasi pang pupo at saka. Huwag mong itapon ng itapon, sayang naman yung pami. Isa, balik, ipabalik-balik mo lang, pag-demo lang. O, oh, game. So, saan ka magsisimula? I need specific parts. Front to back, sir. Oo, alam na namin yung front to back. Paulit-ulit na tayo dun eh. Gusto ko lang malaman paano yung childhood mo. So far, lumaki ka, 40. Tapos yung skin, yung skin. Sabihin mo, hindi ko na po naalala, Your Honor. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Ulit natin. Gabayan mo nga, no? Sino ba to, Arlene? Sabi na siya nagsimula. From front to back, tapos sa, dito sa may skin fold, sir. Tapos pag new si born, Arlene. I'm sorry for that. Turuan mo siya kung saan. Oh, may appointment daw tayo. Harap daw si baby dito. Oo, parang so, labia. Urethra. Okay, girlie, tulungan mo nga si Arlene. Going to the anus. Tapos, discharge, then. Discard, then another one, get another wet tissue. From the urethra, urinaria, go from the urethra, urinaria, going to the anus, discard, and then from the uterus, umabot na tayo sa uterus. Nasaan ba ang uterus? Ha? Ang uterus kung saan yung bahay bata. Ipasok mo sa loob yung kamay mo doon sa uterus ng bata. Linisan mo yung uterus. Anong tawag doon pag naglinis ng uterus? Clitoris. Yun, from the ano yun yung napaano ako? Nagpa... Raspa? Raspa. Iraspa mo yung bata. Clitoris, sorry. From the last part is from clitoris going to the sige nga, ikaw girlie. Okay. Paano nga yun, girlie? Sino pa ba? Marami pa ba tayo magre-report? Kayo na lang dalawa. Yes, sir. Ano sa'yo? Yung range motion, sir. Ah, okay. Okay, tapos game. Na. Tapos na? Ha? Tapos na? Si girly nga, ano yung mga gusto ko yung parts? As a mother, paano nyo din? Sorry. Are you a mother? Ay, hindi ka pa mother. Oh, balik mo. Girl. So, ulit, harap dito. Iharap mo yung baby dito. Okay, kumuha ka ng tissue kunwari. Yan, okay? From front to back nga. Yung, ang ano natin is always say from front to back. But I want to be specific kung saan ka magsisimula. Sa gilid, sa gitna, or sa kabilang gilid? Saan ba dapat? Gilid muna? Okay, labia majora kabila. O, oh, wipe. Labia majora kabila. Labia minora. Yung sa gitna, labia minora. Okay, isa pang labia minora. Okay, and gitna na. Okay, next. Next, yung puwet pa. May tayo pa sa puwet. Sige, taas mo pa yung paan. Okay. Yung mga folds ng skin. And then observe. If my rashes. Ano pang dapat natin observe? How about ang tahi? Hindi mo i-observe ang tahi? Tahi. Kailangan mo ding... Ha? Yeah, pero sa documentation mo, kailangan mo bang isulat kung ano yung characteristics ng mga yes. tae? Yes. Ano ba yung mga abnormal na tae ng mga bata? Watery. Green. May blue. May blue. Pag may red. Red, sir. Walang ganun. Pero rashes lang.
So skin muna tayo magsimula. Ano mga dapat hindi natin makita dyan or dapat natin bantayan? Yung rashes. Yung diaper rash, redness, ano pa? Yun lang. Okay, game. Sa tae naman, ano mga dapat abnormal sa tae or hindi dapat natin makita? Pagbasa, pag may... Pag watery or loose, pag may blood. Yellowish. Ano pa? Ano pa mga characteristics ng mga tae ng bata? Magbigay nga kayo. Yung parang may... Tomato, yung parang may... Bilog-bilog. Okay, ikaw? Hard. Eleanor? Okay, yes? May part. Magbigay kayo ng kahit ano, normal or abnormal. Kasi importante ito sa documentation ninyo para paano ninyo i-characterize or i-describe kung ano yung... Yung ano, yung nagtatay ng bata tapos parang may something oil na ano... Okay, ano pa? Tama? Ano pa? Yung nautot siya tapos may kasama. Yan yung utot na hindi mo pagkakatiwalaan. Alam mo hangin lang, pero may kasamang unod. Pag ano kasi sila, nag-giti. O, utot lang, pero may kasama pala. May kasamang sipon. So, okay, may sipon kayo dyan. O, ano pa? Ha? Greenish, okay. Ano pa? Kamatis. Okay, yun. Yung mga i-describe, kailangan yan. Okay, next. Tapos, pag may rashes, lalagyan ng cream. So, ngayon, nalinis mo na si baby, na-describe mo na yung tae niya, okay. Magda-diaper ka na. Tapos, yung sticker? yung sticker sa, ito dapat. Sa baba yung ano, eto. Pwede ba mag-ayan? Hiyawakan mo. Okay. Okay. So ngayon may meron pa siyang umbilical cord. Pag may umbilical cord, sir, you need to... If you fall, hindi dapat siya ilalagay doon sa diaper. Dapat iwasan mo yung umbilical cord. Bakit? Yung hindi mag-moist. Kasi pag mag-moist... Ma-infect. Next. May umbilical. Okay, ano nang next? Dressing? Change lang. Okay. Ito may dress your baby. Ano ba tapos dapat ang dressing ng baby? Mag-dress na, sir. Pagtapos na, sir, lalagyan na ng So, ito pa, urine output, and measure. Ha? Okay, continue. Sana tayo. Sterilize? Let's start with the different parts ng infant feeding items. Okay? Ano meron dyan? This, tits, sir. Nipple. Nipple or teat? Teats? Yes, sir. Teat lang. Walang ah, teat. Okay. Ano ba yung mga ano yan? Made of what yan? Ha? Silicone. Eh, yung nipple mo ba? Ano ba usually? Silicone or rubber ang iba, diba? Okay, game. And then, lahat yan.
Yan. Hawakan mo nga yan. Ring. Ah, ring bang tawag dyan? Inhale, exhale. Battle gown or cover, tapos battle collar or ring, tapos nipple or teeth, tapos battle. Anong alit yung yellow? Anong tawag o yung bilog? Anong tawag niyo dyan? Collar or collar. Okay. Then next. So anong mga equipments mo? Tong. Tapos battle brush. Okay. Battle brush. Okay. Tapos ito yung nipple brush. Patingin nga ng nipple brush. Ah, okay. Ang ganda naman yan. Okay, next. Ano pa dyan? Meron dyan. Ano yan? Ito, ano, yung... First, kailangan mag-ano tayo ng tubig na may soap, pero kailangan yung ano, yung sabon, yung pang-bathing. Tapos, kailangan ilagay na yung soap, tapos ilagay na to lahat. Ayan. So, dapat nakahiwa-hiwalay na sila paglagay dyan? Yes, assembled on the... Okay. So, ngayon, ang ginagawa mo, cleaning? Yes, sir. Lilinisan mo muna yung mga nagamit niyang mga gamit. Oo, example na ano na to, use na. Okay. Tapos, ito kailangan, itong brush na to, kailangan sa bottom lang, yung brush. So, hindi pwedeng sa toilet bowl din? Ha? Pag kay baby lang, yun ba yung ibig mong sabihin? Pag sa bottom brush, brush lang. Ah, hindi mo pwede gamit na sa sapatos, sa pantalon, hindi. Hindi. Bakit? Ay! Common sense. Pag ikaw walang common sense, ewan ko na lang talaga. Okay. For battle lang, hindi pwede sa... Kasama din yung basin. Yung basin, hindi mo din pwede paglubluban ng panty na may regla. Diba? Common sense, diba? O, linis na. Yung top, kailangan din linisin. Ah, hindi din pwede paprito yan. Common sense nga eh. Pwede pag-usos. Okay, linis na. Hindi ba dapat running water yan? Well, yes, sir. For example, no, pag may ano pa to, milk restriction, okay. Kailangan din ano sa water. Understand. Okay, linis na. Linisin. Patingin ka paano maglinis. Ganyan sa loob. Okay. Tapos, pag sa labas, kailangan yung eto, yung foam para mag-scratch yung... Okay. Battle, tapos... Nipple? Yung nipple, ito para hindi masira. Tapos pag may milk sa loob, kailangan gamitin yung nipple brush para malinis. Kasi pag hindi mo malinis, tapos may natira pang gatas, ano yung ibig sabihin nun? May tendency na magkadiarrhea. Okay. Perfect. Next. So ngayon, natanggal mo na yung mga gatas-gatas, may sabon-sabon pa. So ano ng next na step? Rinse. Banlawan, tapos huminga ng malalim. Bakit pa kasi ako nag-anak-anak? Ano, make sure na walang smell na sabon yung gagamitin. Pero usually ba yung mga pambatang sabon walang smell? Yes. Ah, hindi ka pwedeng gagamit ng mga Joy, mga ganon. Kasi may mabango sila. Sir, yung napanood ko gumagamit kasi. Oh? Hindi, meron na kasi ngayon, sir, na pang baby. Pang baby. Okay. May Joy na pang baby. Ang galing. Okay. Tapos, pagtapos na mag-aan na tayo sa mag-sterilize. So, hindi mo na i-dry. Diretso na yon. Saka mo na yung hydra dresser pag ano mo, na-boil na. Okay.
Tapos i-boil mo yung tubig ng sige nga, tapos ayun, nag-rinse ka na. Tapos tanggalan mo na ng tubig. Okay? So ngayon, pupunta ka na ng sterilization. Tapos ano, i-boil yung tubig ng 10 minutes. Huwag mo na yung epic. Kasi so ilagay mo lang dyan sa ano, balde ang pagboboy? Hindi kunyari sa kaserol na to. Ah, kunwari lang. Ano ba yan? Hindi ako nakasunod. Hindi mo naman sinabi. So ngayon, yung pumunta ka na sa kusina. Magpaboboil ka na. So ngayon, kaserola na yan. Ano yan? Okay. So ngayon, lalagyan ng tubig. Tapos, common sense, di ba? Malamang magpapaboil. Gano'n kadaming tubig yung ilalagay? Kailangan mag-submerge. Yung submerge yung ano, sir. Okay. Kailangan yung eto, yung i-boil natin. Tapos eto, i-boil natin ng 10 minutes. After 10 minutes, ilalagay yung eto. Pimple for 5 minutes. Hindi ko na-ilagay, sir. Anong source mo ng boiling ng 10 minutes? Paano pag mga day-to-day lang yung binili kong mga gamit ng bata? Siguro ba yung 10 minutes naging nilaga na yung ano mo? Lagay mo ng ano, konting asin at saka ng ano, ng gulay na yun. Ano source mo nito? Yung 10 minutes. Nakita ko sa YouTube. Can you double check by Testa kung anong minutes? Kasi alam ko 5 minutes. 10 to 5 minutes to 10, sir. Okay, basta ganun. 5 minutes tayo para isa lang tayo, ha? Ilang minutes? 5 minutes. So ngayon, nagpa 5 minutes na. Na, hindi pa. 5 minutes na. Tapos sabi mo, ilagay mo na yung nipple. Bakit huli ang nipple? Kasi, mas susunog siya? Mag-melt? Okay. Tapos masisira yung nipple. Okay, game. Tapos? Pagkatapos i-boil, gagamit ng tong, tapos... So, hindi mo papatayin yung gas, yung ano, kalan? After. Ah, after mo papatayin? Hindi, di ba, sir? Ito yung ano ko. Yung, ano yan? Lagyanan ko ng sterilize. Kukunin, gagamitin mo yung tong, ilalagay mo doon, lahat. And then after nakuha mo na lahat, patayin mo yung gas mo. Ah, tsaka mapapatayin. Okay. Ganun. Why? Para di mo yung masunog, besh. Hindi ko nakalagay muna kasi tapos na sakto. Pero ano ba, sakta nga. After 5 minutes, patayin mo na. Okay. Bago ka maglipat, patayin mo na. Yeah, okay. Tapos, hugasan na yung kamay, tapos i-assemble na yung ano. So, dyan lang yan siya, hindi mo na i-dry. I-dry. Paano mag-dry? May chloride, sir. O kaya may yung, anong tawag doon? Yung... Rack? May rack? Yes, sir. Tapos, sir. Tapos yung cloth, kung cloth ang gagamitin mo, anong klaseng cloth? Pwedeng tissue? Hindi, sir, yung soft na cloth. Bakit hindi pwedeng tissue? Kasi yung, ano yung tawag doon? Yung at saka, may tendency na ano yung... So sa rack natin nilagay? So ngayon, magagamit ka na ng... That's your one boiling lang. Ano pa pang ibang way of sterilization? Yung electric, sir. Yung mga mayaman. Pang mayaman. So ngayon, mayaman ka na. Meron ka ng electric. Paano gagamitin yung electric? Ganun din, sir. Kunyari ganyan yan. Di ba ilang compartment ba yun? Two. Ano yung mga compartment na yun? Yung sa taas yung mga maliliit, yung sa pangalawa, yung mga malalaki. And then, tapos saan nilalagay yung tubig? Sa baba, sir. So may tatlong compartment. Ilang compartment? Tatlo. Ang pinakababa, ilagay mo yung tubig. Yung pangalawa, yung mga malalaki. Dapat nakatuklop, ang tawag doon na kaganoon, taob. Ang pinakamataas yun yung mga maliliit na mga bahagi ng mga infant feeding items. Okay? Gano'ng katagal mo yung sterilize yun? May 30 yung andun, sir. Depende. Okay. So, depende sa machine. That's number 2. Ang first sterilization is boiling for 5 minutes.
Ang number two is using yung mga sterilizer talaga na mga commercial. Number three. Apat yun. Paano naman natin gagamitan ng... Pwede pong gamitin yan ng ano, yung Zondrox? Bakit? Hindi na advice sa concern na gumamit ng... May chemical. Okay, balik na muna tayo dito sa sense, dito na tayo sa... Ako na ilagay mo muna siya. So, sterilization. Ang first sterilization para maglilinis sa storage ng mga gamit. Number one is maglinis. Okay? Ang pinaka-first step is hiwa-hiwalayin yung mga different parts ng mga infant feeding items. Anong tawag dito? Ito? Made of? Or? Ito? Cap. Ito? Ring or collar. Para saan mo collar? Para dyan. May iba din yung may anti-colic. Alam niyo yung colic? Kabag. So may mga may iba na may butas na yung collar or neck valve nila para hindi siya kabagi. Okay? So dapat guideline natin, ang gamit ng baby ay gamit lang ng baby. Hindi mo pwede itong maglagay ng regla mamayang gabi tapos bukas pang ano ni baby. Okay? Hindi mo rin maglagay ng Just. So, ang first step is linisin. Okay, paano maglinis? Sabi niya, gamit ng sa patient, kay baby, make sure na malinis talaga tapos walang mga milk na natitira. Kung may milk, pwede mo lagyan ito ng yung brush at saka patuluan mo ng tubig tapos i-press mo ganyan. Okay? Tapos, pag ayaw mo pang sterilize, maglinis ka lang kasi wala ka pang panahon, saan mo dapat ito ini-store? Paano mo i-dry? Paano mo i-dry? Mag-prepare kayo ng isang magandang working station. Yung working station mo, maglagay ka ng cloth na walang himol-mol or yung tissue na walang himol-mol, yung pangmayamang tissue. Okay? Tapos dapat lahat ito ay naka? Totoo. Okay. Pwede mo ba siyang, bakit hindi kayo gagamit ng tissue nga ulit? May himol-mol. Okay. So, ayun. Okay? So, ganyan. Or, pwede mo nang gamitin yung rack na sinasabi niyang gano'n, yung lagay ng baso. So, ngayon, magsa-sterilize na kayo. Number one sterilization technique is boiling. Boiling hanggang saan yung tubig? Hanggang masabar. Dapat lubog. Hindi pwedeng hindi nakalubog. Right? For how long? 5 minutes. Ilalast na itong nipple. Bakit? So, tapos na kayo ng boiling for 5 minutes, patayin ang kaserola or gasol, and then ilalagay ng like this. Okay, sterilize na yan, so as much as possible, huwag niyong hawakan ng maduming kamay. Okay, pag ready na kayo mag infant feeding item o mag feeding ng baby, tsaka din pa siya alisin. Okay, number 2 is gamit kayo ng commercial na sterilizer. Number 3 is the use of microwave. Okay, kunyari ito yung microwave, tapos ilalagay niyo siya sa yung rack niyang pa-circle na ganyan. Tapos ilalagay na siya ng ganito, ganyan. Lagyan ng tubig yung microwave. Yung itong may lagay ito dito sa compartment na ito may tubig. Tapos i-run niyo lang for 5 minutes. Okay? Tapos ma-sterilize na siya. Yung hawakan niya, yun na mismo yung gagawin yung storage. Okay, number 3 is with the use of? Microwave. Yes. Number 4 is the use of Zondrox. Yes. So, ang gagawin nyo, maglalagay kayo sa isang kalan or isang kaldero or basin or whatsoever, ilagay nyo ng isang galong water or 16 ounces of water, tapos dalawang kutsarita or 2 tablespoon of, ano yung Zondrox? Ano klaseng solution yan? Chlorine. Ano tawag mo dyan? Chlorine. Meron yung parang tablet, sir. Yes, yung mga pang-baby, okay? So, pagkatapos dapat walang scent. Obviously, sabi niya kasi ayaw ng baby na makaamoy ng scent ng sabon. So, ayun. Ihumol. Ibabad niyo for 2 minutes. After sa 2 minutes, gawin niyo na yung tatagalin ng tong, ilalagay niyo naman sa drying rack ninyo. Okay? Ayun lang. Number 4. Next is burping positions. Alam mo yung mga burping positions? Hindi mo alam yun. Ha? Pasang ko yun sa baby, diba? So, baby is yung football hold.
okay? Sa baby is football hold. Ang football hold, parang mahawak na kayo ng football. Yung kanyang mga paa, dapat i-clip mo sa mga kamay mo, tapos hawakan na ganyan ito. Yun yung football hold. Okay? May mag-teach ba sa inyo paano magliguan ng baby? Meron ba kayo paano magliguan ng baby? Ha? Kung pumunta na nga sa cabinet, may mga gamit ni baby doon. So sabi niya kanina, mag-change kayo ng diaper in a safe or in a safe area. In this room, nasa na pinaka-safe na area? Table. Sa gitna, sa gilid, sa bed, sa table. Saan pa dapat nandiligo ng baby? Newborn. When I say newborn, that's 0 to 30 days. Ilang buwan yun? 1 month. Ang isang infant, ilang buwan yun? Infant? Yes. Pag sinabi mong infant, ilang buwan yun? 0 to 6 months. Pag 6 months hanggang 12 months, ano yun? Toddler. So until 12 months. Ang first year is called infant. Ang first month is called newborn. Okay? So pag mag-newborn tayo, kailangan ko ng tuwadya. At saka yung kanyang pang-swaddle. Yung so si baby, etong tinatawag nating fontanelle. Ano sa Tagalog tong bumbunan? May dalawang bumbunan, di ba? Itong anterior bumbunan, which is naka-diamond. So apat na buwan siya naka-ganyan. So naka-diamond siya. Itong likod na bumbunan is naka-triangle. Okay? So this is anterior fontanelle. This is posterior fontanelle. Ano yun? Anterior fontanelle. Okay? So yung fontanelle bumbunan, so yung bumbunan yun, yung nagmimigay mga different bones, di ba? Kasi bata pa sila, maliliit lang yung bones nila, tapos magkoconnect habang tumatanda, right? Yes. So, ibig sabihin na nito, critical ba itong area na to? Yes. So you always have to support the patient's or the baby's head, right? Yes. So, now, since open pa, technically yung kanyang skull, is it also exposed to the environment? Yes. So meaning, mabilis siyang ma-freeze or mabilis din siyang ma-feeling hot, right? So, pag nagpapaligo kayo ng baby, dapat mabilisan ang lahat ng galaw. Yes. Okay? Nasaan na yung damit ng bata? Ganit na si mama. So make sure you turn off the AC, close the windows and everything, right? Kasi lalamigin nga yung baby, tama? So ang first natin gagawin is maglatag tayo ng toilet. Asan yung pang-swaddle? Ito yung pang-swaddle mo. Okay, dito ka muna yung, ito yung pagkatapos natin, ito yung bago tayo magsimula. Lagyan mo nga ng damit si baby. Magwari may damit si baby. Okay, tapos maglagay din tayo ng tuwalya dito. Tapos, yung bassinet, bassinet ba tawag ba? Yes. Or bassinet? Bassinet. Lagyan natin, ang area na pinaka very good na area for magligo ng newborn is sa edge or sa corner. Why? Imagine ninyo, pag yung table ko nandun sa corner. Pag nandito yung table ko, pwede ba mahulog si patient dito? No. Pwede ba siya mahulog dito? No. So, dito na side, pwede siya mahulog? Yes. Pwede, right? So, ito, risk to. Itong side na to, pwede ba siyang mahulog din? Yes. But since nandito ako, at least, makapapain na ko siya. But in this case, pwede ba siyang mahulog dito, dito, yes. Dito, dito? Di ba sinabi ko na kasi? So, dapat talaga na sa gilid as much as possible. Ang working station ng baby. Okay? So, ngayon, papalimutin na lang. No, since hindi pa siya ready, ito muna tayo sa basin. Gano'ng daming tubig ang nilalagay sa kaliguan ni baby? Half. Konti lang. Half. Konti lang. Gano'ng konti? Tama ka. Gano'ng kadami ang konti? One. So definitely, hindi natin nilalagay yung 1/2. Okay, as much as possible talaga konti lang. Gano'ng konti? Hindi ko din ma-estimate. Siguro 1/8 ng tub. Okay? So pag nakahiga si baby, dapat hindi aabot yung tubig sa kanya umbilical cord. Kasi dapat si umbilical cord hindi siya ma-submerge sa water. Pag nakaupo naman ang baby, dapat hindi din umabot dun sa kanyang puso. Why? Ha? Mababasa ang umbilical cord. Tapos pag mabasa, mamoist, may infect, right? So yung umbilical cord, will it automatically fall off? Yes. After when? Gano'ng katagal?
Mami ka na? 10 to 3 weeks. So, it's 7 to 14 days or 2 weeks na siya mag-fall off. Kailangan mo ba siyang hilahin? No. Hindi mo siya hihilahin, di ba? Hayaan mo lang siya mag-fall off. Okay. So, ngayon, ready na tayo. Nakalagay na yung water. Paano mag-check ng water sa tub? Sa elbow. Paano nga? Hindi ka ba mami? Malapit ka na maging mami. Bakit ka ba kailangan ang elbow ginagamit sa mga nurse? Ha? Kasi majority of the nurse gagamit ng gloves. So pag lalagay niyo itong kamay niyo, mababasa kayo pagpapasok na ng gloves. So kaya ginagamit na ng elbow. Para i-dry yung kamay as much as possible. And also it's sensitive. Okay? So ready na to. Okay na, dito na tayo. Okay? So at first si baby, kailangan na ba natin hubaran si baby? Hindi. Yes, sir. Hubaran lahat? No. So, by part tayo ba? Hubad kay baby. Hmm. Ito ka kaya? Iwala natin. Yung ano mo, yung mga gamit natin. Okay? So, tatanggalin muna natin dito itong si baby. Anong hold to? Football. Hold. Okay, tapos yung basin natin. So, yun. Ito na lang. Okay, so... Nakita mo ba si sir mo? Seryoso ang tanong ko. Nakita mo ba si sir mo? Sige. Pagasa mo na yung ulo. Yan. Pagas. Pati yun dito sa likod ng hugas. Kasi di ba may mga yan, may mga parang yung mga dandaf yung baby, which is normal sa pag-ulo nila. Okay? Malinis na tapos, lagyan mo ng shampoo. Dapat yung mga shampoo ninyo, automatic na. Hindi na yung magbubukas-bukas. Remember, dapat mabilis ang lahat ng galaw, right? So, okay? And shampoo and rinse. Okay? So, di ba dapat sa bed bath, wash, rinse, and dry. Okay, na-dry mo na. Lagay mo na si baby dito. So may towel dapat yan. First is ice. Asa na yung ano natin? Wipes. Ano nga yung maglilinis ng ice? Clear. Dapat yung kabila, side naman ang ilalagay. To avoid what? Cross-contamination. Perfect. Oh, wash the face, 33 technique. Sige, wash mo. Then, dito sa lipo ng ears. Okay, dito kabila din. May sabon, wala? No. Okay, next. Yung, ano, ilong. Yan, itong ilong. Ayun ko sa video, ako nga naman. Sa lice. Okay, tapos yung tenga is from inner to outer, okay? Check. Tapos yung folds din sa mga sa taba. Okay, ito leeg. Leeg nga. So sabi mo si baby. Baby! Talk to baby. Cute. Okay, so ready na tayo dito. Napupunta na tayo doon sa tub. So ito na yung time na maghubad na kayo kay baby, right? So, kasi hindi, dapat talaga positive experience lang ito kay baby. Ay, baby! Masayang ako sa tata. Ito, ito lang yan eh. Baby shag. Ha? Baby shag. Ay, brrrr. Ay, brrrr. Pag ako siguro may anak ang sasabihin ko, alam mo ba, ang mga Senado ngayon nagsasabi sila ito pag yung mayor, oo. Wala silang maalala. Wala silang maalala. Tapos gaganan na yung tae niya. Kabiri. Tama. Dali mo na si baby doon sa tap. Na, ang tap natin, dapat meron tayong ganito. Bakit? Kasi, look kayo. Bakit? Para hindi madulas. So kung madulas man siya, at least may mag-protect sa kanya, di ba? Okay? So dapat ang paghawak kay baby pag nandito na sa tub is yung ganitong hawak. Nakaupo si baby, tapos ito ang kamay mo, nakasupport dun sa likod ng ulo niya, tapos nakahawak ito dito. Okay?
Tapos yung mga falls ni baby, Pag nakatalikod naman si baby, ito din nakapunta dito sa kanyang chin, tapos nakahawak dito dito. Okay? Tapos linis, linis, linis. Okay, hawak kay baby. Pausapit si baby. Na, hindi ganyan. Magligo. Magligo, pinapasusun nila sa'yo. Peekaboo! Breastfeeding na yan, sir. Magpapaligo pa tayo, ma'am. Yan yung football hall. Magpapaligo pa ka, baby. Opo. Ah, okay. Nasaan siya ng mga panahon ng SK? Ano ito ginagawa nila ako katatawanan? Paano maghawa kay baby? Nakaupo? Ilagay ito tapos... Okay, okay. Hawa ang kamay. Okay, good job. Okay. Next. Dapat ito nandito sa likod. Next. Okay, game. Alam mo na, di ba? Alas, alam mo? Nanay ka na ba? Ikaw? Hindi ka nanay. Okay, napakakawa. Di ba four parents ka? Kailangan mo lang yun. Dito, yan, support sa ulo. Hawakan mo ng kamay niya. Okay, linis. Sige, linisin mo itong mga gilid-gilid. Yung mga ano niya, ha? Okay. Nanay ka na, ikaw na lang. Ikaw pa nanay, di ba? Okay, game. So now, tapos na tayo dito. Tapos, balik na tayo dito kay baby. Inaya, sir, yung magmabari ang buhok. Well, actually, hindi mo na dapat siya inaayon kasi yung mga baby, elastic pa yung sila. Elastic ba tawag doon? Soft, flexible. Soft lang sila. Hindi sila siya babalit ng kagandangan. So, bukatas pwede mo na siya ikaw. Sa'yo, paulit-ulit na lang tayo dito. Pag ikaw wala kang sweldo, doon pa ganun ang kakambay. Tapos na ngayon, maglilinis na kayo. So, tinabay mga rashes, mga everything, tapos ganito. Maglagay pa tayo ng pulbo. That's a very good question. And it's lotion. Hindi. Maglagay pa tayo ng pulbo? Yes or no? No. Sinong yes? Depende. Di ba meron tayong dati yung ganun? Yes or no? No. It depends. Hey, yes, no. No, why not? Kasi yung ano sa mga ito yung parang. Yeah. Perfect. Kasi yung mga powder, it's composed of talc. Yung talc daw nagko-compose pag nabuo na siya, nagganong-ganon, tapos may possibility na pagkakause ng mga respiratory issues kayo. So, hindi pwedeng dapat mag-powder. Pwede kayo mag-powder, pero talc-free, or yung dump it lang, hindi yung talagang gawin mo siyang espasol. Gawin mo siyang espasol, lagyan mo siya dito ng ano, yung pula, para sa ano. So, ano gagawin natin lotion? Lotion. Okay. Kailangan ba lagyan ng perfume? No. Kasi may mga sensitive na mga baby skin, right? Okay. Paano naman ang pagdadamit natin? Dapat ba may lace? Dapat ba nakagown? No. Okay. So, ano yung damitan pagdating kay baby? Cotton. So, ang law, hindi naman law, pero yung sinasabi nilang guideline is kung ano yung dapat na suot ni mama, ganun lang suot kay baby. What I mean is, kung si mama na iinitan, most likely ang baby na iinitan din. Kung ikaw nilalamig, most likely si baby nilalamig, right? So, pero nagtataka ako bakit yung mga mama natin nakaspagetti pagpunta sa simbahan, pero yung mga anak nila dapat naka... Balok. Hindi, yung mga, may mga lace pa, yung may mga giling-giling.
Kasi mga bata yung talagang kati-kati na, pero si mama init na init. So hindi dapat ganun. Ano yung suot ng mga malalaking tao, ganun din dapat si baby. Kung nilalamig sila, nilalamig din ang bata. Okay? Clear. So ngayon, nasuotan na natin si baby, nakalagay na tayo ng diaper. Ano ba nakalimutan na ko? Okay, swaddle. Okay? Tatapos na tayo dito, magsaswaddle na tayo. Sino marunong mag-swaddle? Kayo alam niyo. Nanin, na kayo, di ba? Sige, try mo nga kung ano sa pangmaswala. Attendance ba natin? May bago na kasi ngayon. May bago na ngayon yung mic pack. So, ito dapat pinasin. Okay. So, ang gagawin niyo is gagawa kayo pa ng diamond shape. Tapos yung tip dito is dapat nakakailangan naka doon lang sa kanyang tip. How long ka na naging nanay? 16 years. Wow. Ano yung pinaka-the best ng feeling ng maging nanay? Mga bata. Ngayon hindi na. Nasa kids. Dahil dyan, may message kami para sa iyo. Sa iyo mga anak. Road BPR. Isa lang pala yung anak mo. Okay. Oh, game. All early. Anong tawag niyo dito? Kaya nga, kita pinapaganito. Gusto mo maging mami? May fur baby ka? Ano mga anak mo? Aso. Ano pa? Yun lang. Ilang aso? Sino pangalan? Ano pa? Mati. Si Mati? Saan siya ano? Liwat? Bakit nagsiswaddle tayo ng baby? Para saan yung swaddle? Para pag ganda daw sila, hindi sila mati-disturb sa tulog. Mas maganda yung tulog pag nakaswaddle sa baby. So, parang we're trying to mimic yung environment yan nung nasa chan pa siya ng nanay, di ba? Parang close to environment lang. So, ito, ganito. Yan. Ano mo? Yan. Sa loob. Sige, tapos si baby, hayaan mo siya. Para malaman niya ang buhay hindi madali. Practice lang kayo sa bahay nila kung ano yung swaddle. May full swaddle din yung talagang may cup na dito. Pero ngayon, may cup na kasi kaya wala na. Yung ibang swaddle, may cup na siya mismo agad, right? So yun yung swaddle. Meron yung swaddle na half lang, nakalabas yung mga kamay. Kung narin tingkain or something, ganun. Basta swaddling, yun yung point ng swaddle, okay? So now, ngayon, pupunta na kayo sa breastfeeding. Let's talk about breastfeeding. How long should you breastfeed the baby? Hanggang 29 years old? 1 year. Hanggang 1 year old. Breastfeeding ang magdedede sa suso ng nanay. 2 years. 2 years. Up to 2 years. Diba breastfeeding is best for babies? Up to? 2 years. Yes, correct yun. Pero, by nutrition, dapat lang daw straight or full ka lang breastfeeding up to 6 months lang. Yes. Yes. Yes? 6 months. Na pure breast milk. By 6 months, continue mo pa rin yung breast milk, pero pwede na kayo mag-introduce na solid food, formula feeding kay baby. At saka solid food kay baby by 6 months. Up to 2 years kayo magpapadede ng suso nyo, hindi yung formula. Okay? So hindi pwedeng hanggang 7 years old si baby, nakadede pa rin sa suso mo. Parang may PTA program, nakadede ka pa. Okay? Ano kailangan mo malaman? Yun lang. Ano pa pa kailangan nila? Ah, well, let's talk about burping positions, okay? So, why do you burp a baby? Anti-colic. Anti-colic. Ano yung anti-colic? Ano yung vomiting? Ano yung anti-colic? Para hindi siya kabag. So, ano yung kabag? Anti-colic is kabag or hindi siya ma-upset yung stomach niya. Kasi pag upset yung stomach, iyak si baby, tapos hindi mo alam kung ano nangyayari kay baby, tapos yung asawa mo, nagsusubel pa.
Pinibuhay naman kasi tumayos yung asawa ko kasi. Kapag hindi ba na, let's say, worse than mong naging mother, tapos hindi mo alam paano mag-breastfeeding, paano kung mayroon ba tendency na mamatay ang bata sa kanda? Yeah, oo. Oo, may namatay na. Mataas yung mga. Oo, sure, diba? Kasi mag-LDR na yung baby, hindi naman siya totally dahil sa kabag. Halang kinabag naman tayo. Hindi ka na umiiyak sila pag di nakabag? Oo, umiiyak sila sa lahat ng bagay kasi wala naman sa salitang bata. Nakikinig! Walang ganun. Umiiyak talaga sila usually. Let's talk about burping. Okay, ang first burping position is yung over the shoulder. Kailangan meron kayong bib. 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 Okay. Tapos, ira-wrap nyo. Or tap-tap. It's okay. Papa-steer. Yung sarong pa sila sa ano pa eh. It's a work. 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 It's a work as a decoy. W pala yung pala. W yung pala. Nagkaroon ng mental breakdown. Hindi na kaya lang hapon na buhay. Kaya ko to. Next is over the shoulder. Diba dapat nakagalan if to avoid aspiration. Okay, tapos dapat may babe para hindi kayo madumihan. Right? Ang next is yung sitting position. So, nakaupo lang kayo dyan tapos nakasitting position sa si baby. Yung parang kanina ba? Ha? Tama ba to? Saan si ginagawa? Anong ginagawa? Yung tapos na pagkatapos. So, nakatapos si baby, pagkatapos tap-tap din ang ikon. Siyempre, may bib din tayo dyan, okay? Or over the lap na nakagalaw. Tapos, tap-tap din si baby. Okay? Si baby pala. Okay? So, yung burping position, swaddle, tapos na positioning. Okay? Okay. Next is yung baby. Buhin mo ngayon dede mo. So, eto may tinatawag tayo yung crop. Okay? So, may tinatawag tayong prompting. Hindi ka pwede mong siya. Si Jordan yun na. Tatawag pa. So, yung si prompt feeding daw, yung prompt feeding, yung nilalagay mo siya dito, pagkatapos, nilalagay mo ng unan, tapos kinagalon, yun yung prompt feeding. Parang gumagamit ka ng props para mag-feed kay baby, right? Bakit hindi pwede mag-prompt feeding? Baka malunod. Baka maluno. Pwede din naman. Hirap na hirap kasi ako lang lumalabas na bato sa dede ko. Ha? Naka-vertical yung bata. Ay, kung igaganan siya. Hindi kita matitinan yan. Nakaganan yung bata. Ganyan lang. Ito? Tama to? Ha? Yung mas mataas. Ay, ganito pala maganda. Nakatayin pa rin din. Sino mo na? Basta nga, pasosyon ako yung talaga, wala ko sa masawa ko sa bahay. Wait, may ako? Oo!